Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang paggunita kina San Andres Kim Taigon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang, mga kasamang mga martir. Ialay natin po ang banal na misang ito para sa inyong mga personal na kahilingan sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At para sa mga taong pinangakuan po natin na sila ating idadalangin, sama po natin ang kanilang mga kahilingan sa banal na misang ito. At para po sa lahat po ng nakatutok po ngayon sa Facebook Live, mga OFW, mga kababayan po natin na permanenteng naniniraan sa ibang bansa, ngunit patuloy na sumusubaybay po sa mga misa, higit sa lahat ngayon pong Miyerkules, sa devotion, nubina sa mahal na ina ng laging saklolo. Ang inyo pong mga kahilingan ay atin pong isinasama sa banal na misang ito. At para po sa lahat ng mga may sakit na nasa kanilang tahanan, nasa mga ospital na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, kayo po'y pagalingin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At higit sa lahat po sa paghahanda po ng kapistahan din ni Saint Padre Pio, na madalas magpagaling ng mga may sakit. Ilingin natin sa Kanya na ilapit tayo niya sa mahal na pong Jesus Nazareno upang tanggapin natin ang mga biyaya at mga kahilingan nating hinihingi sa Kanya. At para po sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko, sa iyong pagtaguyod naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo, at mga kasamahang martir na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan.
Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita. Ana siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana. Pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po na. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng Panginoon, saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si San Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang mga tagasunod po ng mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpapakita ng debosyon sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasabuhay ng itinuturo po at aral na nagmula po sa poong Jesus Nazareno na isinasabuhay araw-araw. Ano bang kahulugan ng kataga na mabuhay sa pamumuhay debosyon? Pag may debosyon, pagkabirin Biyernes, debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario, debosyon para sa mga kaluluwa sa purgatorio, debosyon sa mahal na ina, mayroong mga takda at mayroong landas na siyang nagiging isang panuntunan ng pamumuhay. Kaya nga po, ang pagiging deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabi po sa ating unang pagbasa kanina, kung paano isinasagawa ang pamumuhay na aral at turo po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating pang-araw-araw na buhay, na kung paano po ito'y nagiging isang pamantayan at batayan ng uri ng pamumuhay ng isang deboto o nagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa sulat po ni San Pablo Apostol kay Timoteo ay kung paano ang isang naglalakbay ay patuloy na nagbibigay ng direksyon ayon sa aral at turo po ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat. Kasi ito po ang ating pinaninindigan, pinananaligan, na ang buhay po na inihayag ng ating poong Jesus Nazareno at isinabuhay ay maging pagsasabuhay din po natin. Yun po yung tinatawag na devotion. Hindi lang yung parang devotion ka lang ng ganitong mga particular, kundi tayong lahat na nananalig sa mahal na poong Jesus Nazareno ay nagtataglay ng isang paninindigang landas na siyang pumapatnubay sa uri ng pamumuhay na atin pong isasagawa araw-araw. Ano po nga ba yun? Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay mahabagin. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay nagpapakain sa mga nagugutom. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay tumatangis at nakikiramay sa mga namatayan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay mahabagin sa mga taong pinagkakaitan ng katarungan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay patuloy na kumikilala sa mga naghihirap. Ito po ang tatak na ninanais po ng Diyos sa atin na maging tatak po natin para po tayo'y makilala na ako'y tagasunod, disipulo ng poong Jesus Nazareno na nagsasabuhay ng kanyang aral, ng kanyang turo, na siyang maging daloy ng ating buong pagkatao. Kaya nga po ito'y pinagsisikapan araw-araw. Anong mga desisyong kabutihan ang aking gagawin? Ano ang mga bagay na maaaring ito'y lagi kong sundin at sundan sa pang-araw-araw kong pamumuhay ayon sa aral at turo ng poong Jesus Nazareno? Kaya nga po sa una nating pagbasa kung paano na ang sulat po ni San Pablo kay Timoteo ay isang paglalaan po na kung paano po ang pagtuturo ng poong Jesus Nazareno na nadidinig natin sa ating mga pagbasa sa ating ebanghelyo po ngayon, na kung paano sinasaliksik ang buhay ng debosyon at kung paano ito magiging hugis ng ating pamumuhay. Pag sinabing hugis, pagsasakatawan, pagpapakasakatao, katauhan ng buhay ng poong Jesus Nazareno matataglay po natin araw-araw. Kahit hindi po tayo magsalita, kapag ito'y nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit hindi po tayo magsabi, oras na may mga saksing makakita sa atin,
ang paglalarawan ng buhay katotohanan ng Poong Hesus Nazareno'y nasa salamin sa atin. Ikaw ba isang mabuting kapitbahay? Nagmamahal ka sa iyong mga kapitbahay? Ikaw ba'y maunawain sa kapitbahay mong naghihirap? Ikaw ba'y maunawain at mahabagin sa mga taong alam mong gutom? Nakapaglalaan ka ba ng pagkain? Naghahati ka ba kapag nakita mong may isang taong nakatalungko? Alam niyo nakatalungko sa kanto ng isang daanan na alam niyo hindi kumakain ng 3 beses isang araw? Naantig ba ang inyong damdamin na kayo'y uuwi, magbabalot ng plastic ng isang tasang kanin, lalagyan ng ulam, ibabalot at babalikan ng taong nakita mong naantig ang iyong puso? Yun po ang ninanais ng Poong Hesus Nazareno sa atin, na may damdamin tayong naglalaan para sa kabutihan, paglilingkod, pagmamalasakit sa ating kapwa. So sinasabi po ni San Pablo kay Timoteo na kung paano ang katarungan at kung paano po tayo magtataya ng ating sarili, commitment po, pagtataya ng sarili para sa kapwa bilang paglilingkod natin sa Poong Hesus Nazareno. Ano po ba yung isa pang hinahanap? Kapayapaan. Kung tayo may debosyon sa Poong Hesus Nazareno, lagi natin pong hinahanap ang kapayapaan. Tayo po'y kontra sa kaguluhan, sa digmaan. At sinasabi po sa kapangyarihan po at katotohanan ng Ebanghelyo na kung saan ay ang ating pamahalaan ay lagi nang may malasakit sa mga mahihirap na mamamayan. Yun po, number one. Taas na ngayon ang mga bilihin. Paano kaya nabubuhay ang isang kahig, isang tuka, ang isang taong kumikita lamang na mas mababa pa sa daily wage? Yung mga ganun po ba? Kung paano natin magiging concern yung ating pong mga alalahanin, hindi lang sa ating sarili, kundi alalahanin para sa ating kapwa. Ito po yung sinasabi po ng ating Ebanghelyo ngayon at ng ating pong unang pagbasa. Kaya hilingin po natin ang biyaya na tayo po ay magkaroon ng isang malalim at matinding pagmamalay, na ang mga aral at turo ng ating Poong Hesus Nazareno ay magkaroon ng buhay sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin at pang-araw-araw na pagharap po natin sa ating buhay, na malarawan po natin, malarawan sa ating mga sarili ang aral at turo ng Ebanghelyo at ang buhay ng Poong Hesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisin sa mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patulong pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan,
Ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapatin kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa mga panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahang martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, Cardinal Advincula naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong Hasang, at mga kasamang martir, at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
Ipahayag natin ang lakas loob, sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa pagunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka Nazareno, niluwalhati ka
sinuot ko ang lahat para sa Novena sa Ina ng Laging Saklod. O Salutaris, O Sia, linis, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng Kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan Siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Birheng Maria, tala sa umaga. Magsitayo po ang lahat. Itinangita ang iyong liwanag
Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan, kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwa sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginawa sa mga may sakit at sa malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak at makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawa ang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ng ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa.
Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin at tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao sa kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumaoy makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Panalangin mong bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Birheng mahal, magsitayo po ang lahat. Pasasalamat kay Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka naming ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay niya sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hanga mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng aming ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang ng biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubina sa Kanya ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan,
kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, magsitayo pong lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpalaan ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin sana na ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilod pong lahat.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa